dilo. Next ay saging at kamote. And then, ito, balinghoy. So, sago, lindot, saging, kamote, at balinghoy. Yan. So, paano ko, ang inuna ko muna, nag-ilaga ako ng tubig. Luna, inilagay ko na yung pinin doon. And before that pala, naglaga na ako ng sago para ready to mix na. So, nung medyo kumulo na ang pinin doon, inilagay ko na yung gata. Tapos pagkakulo ng gata at pinin doon, inilagay ko na ng sunod-sunod ang saging, kamote, after 5 minutes yung balinghoy kasi halos luto na pareho ang saging at balinghoy. Ang kamote lang ang medyo matigas-tigas pa kasi yan ay fresh, hindi yan frozen. Bali, ang ating saba ay frozen at saka ang ating balinghoy or kamoting kahoy. Where is it? So yan yun, yung kamoting kahoy. Pampalapot din yan. Pampasarap. Bali, hindi ako naglagay ng gabi. Kasi ako'y inaasma sa gabi. So, yung balinghoy, yan na yung alternative sa gabi. Tsaka ubi, no. No to ubi and gabi. Nakakaasma. So, yan mga kapepa. Nalagyan ko na yan ng sugar. Pinapakulo ko lang ng konti pa para talagang luto na yung kamote. Timplado na, okay na ang lasa, may sago na. So yan, ready to eat na yan. Ready na ito for tomorrow. Para sa mga kape pang darating. Look at that. Malapot-lapot na. Kunti na lang ng palambutin natin ang kamote. Everything is good. Sarap na dessert. Okay, mga kapepa. Halo-halo for tonight. Have a good night. God bless.